Magandang buhay po sa ating lahat, mga ka-kitchen. Kamusta po kayo? And welcome po ulit kayo sa aking munting channel. So, bali magluluto po tayo ngayon. So, bago po tayo magsimulang magluto, gusto ko lang po sana humingi sa inyo rin ng konting panalangin. Dahil kami po ay magbabiyahin na naman bukas. So, ang lakad po namin ay pupunta lang po kami sa Asian Store. Yun. Medyo malayo po kasi yun dito. Sa mga 2 oras at kalahati po ang biyahe. Medyo paubos na po kasi yung stock natin. Kung di po ako nagkakamali is June pa kami huling nagpunta doon. So kaya yung mga stock po natin ay ubos na. So kailangan na nating mamili. So bali yun lang naman po ang lakad namin. Mag-grocery lang yung mga gamit natin. Although meron pong meron pong Walmart dito sa amin, pero wala po siya ng mga pangkaraniwan natin ginagamit. Alam niyo na, yung mga suka, toyo, ganyan. So kaya obligado pong doon pa kami mamili. Biruin nyo, 2 oras at kalahati ng biyahe. So bali yun nga po, humihingi po ako sa inyo ng maigling panalangin na sana po ay kami ay makarating at makabalik ng safe. So bali uwian din po kami, alis po kami dito ng mga alas 6 ng umaga. So siguro sa hapon, bago po siguro mag alas 6, so nandito na rin kami. So hindi po namin kailangan ng mag overnight. So yun po, at sana pagbigyan niyo po ang aking hiling at makarating at makabalik kami ng ligtas. So yun po, at tayo po ay magluto na. So bali ang menu po natin ngayon ay simpleng-simple lang, at alam pong kayang-kaya ninyong gawin or lutuin. Although may kamahalan, dahil alam ko naman na dyan sa atin ay medyo may kamahalan ng shrimp or hipon. So bali ang lutuin po natin ngayon ay crispy shrimp with salt and butter sauce. So bali titry ko po ito nung mga nakakarang araw. So ang ginawa ko po ay hindi ko po tinanggal yung balat ng shrimp. So mas prepare ko po siguro, mas mabuti kung tanggalin natin para mas okay. Kasi last time po, dahil nga po may balat, so yung sauce po natin ay napunta po dun sa balat. Ay although pag kinain po natin yung hipon, is tatanggalin po natin siya ng balat. So nandoon po yung sauce niya. So mas mabuti kung tanggalin na lang po natin para yung sauce direkta na po doon sa ating stream. So bali yun po, bali yun po ang ating lulutuin ngayon. So sana panoorin nyo po magmula umpisa hanggang dulo para makita nyo kung paano ko lutuin. At napakadali lang po ito. Tara po, at magsimula na tayo. Lutuin na natin at po, at baka lutuin pa po ng iba. Tara po, let's go! So, bali una po is balatan muna natin itong ating shrimp. Tinitira ko po yung parting pundot. Yan. Para po nga pang tempura. Yan. Bali malinis na po ito eh. At yan niya po, may biyak na sa gitna. So bali yung balat na lang po ang tatanggalin natin.
So, bale, ito na po yung stream natin. So, nabalatan na natin. So, ayan. Hindi ko na po siya lalagyan ng salt. Kasi, dahil salted butter nga, salted egg po ang gagamitin natin pang paalat. So, ayan po. So, lagyan po natin ng isang egg. So, lagyan po natin siya ng cornstarch. Siguro mga 1 tablespoon. Ayan. Tapos lagyan din po natin siya ng konting harina. Mga ganun din po, mga 1 tablespoon. Para magkaroon lang po siya ng coating pagpinrito natin. Then, i-mix lang po natin. Pwede naman pong, pwede din na yung white egg lang po ang gamitin ninyo. Sayang naman po kasi kung itatapon ko yung egg yolk nung egg. So, ginawa ko, isinama ko na lang para hindi masayang. So, baligan yan po. At ito po ay ating ipipirituhin. Deep fried. Yan. So, bali, okay na po yung cream natin. Pipirituhin na lang po natin. So, bago po tayo magprito, ipakita ko po sa inyo yung iba nating ingredients na gagamitin. So, bali, yan po yung butter na gagamitin natin. Tapos, bali, ano po yan? Yung 3 egg po na yan is salted egg po yan. So, bali, ako din po ang gumawa niyang salted egg. Tapos, kailangan po natin ng garlic. Tapos, yung pong ating onion. Tapos, lagyan po natin ng kahit man lang isang sili. Para may, para may sipa. So, yun po. At hiwain lang po natin itong ating sibuyas, ang ating onion, at yung ating pong salted egg. Bali, yung pinaka egg yolk lang po ng salted egg ang gagamitin natin. Hawain lang po natin yung ating onion ng medyo maliit. Or pino. Ganyan lang. Ah, so itong sili natin. Tama na po yung isa. At baka umanghang eh. Tapos ito pong ating egg yolk. Salted egg natin. Kaya nga po na sinabi ko kanina, so bali ako lang din po ang gumawa na itong salted egg na to. Binabad ko lang po siya sa tubig ng mga ilang araw. Ayan, meron na tayo ng instant salted egg. Bali, yung ano lang po, yung pinaka-egg yolk lang po ang kukunin natin. Ayan.
Yun. Simutin natin, sayang. Tapos sa ito po ng ating minced garlic. So bali yan po, yan lang po ang kailangan natin sa ating shrimp. So bali magprito na po tayo. So habang hinihintay po natin uminit yung ating mantika, so magsaing na rin po tayo. At pagkaluto po natin, maghahatid po tayo ng pagkain kay Mrs. sa hospital. Malapit lang naman po dito yun eh, kaya hinahatiran ko na lang. Pero pag meron pong ulam sa umaga o may natirang ulam sa gabi, so bali minsan baon na rin po niya pagpasok. Pero ngayon po medyo madalas na hinahatiran ko na lang siya sa tanghali. Ayan. Yan ang ating sinaing. Salang na natin sa rice cooker. So, ganun lang pong padaling magsaing. So, bali mainit na po yung ating mantika. So, pwede natin i-fry ang ating shrimp. Lang po natin para nagdikit-dikit man siya, so matanggal po siya ng mas maaga. Bali ano na siya, golden brown. Okay na natin ang ating first batch.
Ayan po. Subukan natin yung ating second batch. So, bali okay na rin po yung ating second batch. Golden brown na siya. So, out na natin yung ating kalan. Ngunin na natin. Ito na ang ating shrimp. So ngayon po, gagawa tayo ng ating sauce. So gawin na po natin yung ating sauce. Lagyan ko lang po ng konting mantika para hindi siya, para hindi masunog yung ating butter. Then nasa medium heat lang din po siya. So, bali mainit na po yung ating butter. Lagyan po natin ng 2 teaspoon garlic. So, bali itong garlic po, hindi natin i-golden brown. Kasi sa palagay nyo po ay luto na yung garlic. So, okay na po yun. Onion, tsaka po yung ating chili. Na po natin yung ating egg yolk, salted egg. Lagawin lang po natin.
Kung sa palagay nyo po ay kulang ang inyong salted egg, pwede naman po kayong magdagdag or lagyan nyo na lang po ng salt pampaalat. Lagyan po natin ng konting at sweaty oil para magkaroon po ng kulay. Karoon siya ng dark color. Lagyan po natin ng konti. Tama-tama lang po ang lasa, ang alat. Lagyan natin ng konting paminta. Yos. So, mukhang okay na po yung ating sauce. Pwede na po natin lagay na ang ating shrimp. Crispy shrimp. So, ganun po. Lagay lang po natin. Yun, ganun lang pong kadali. Kainan natin ang ating kalan. So, bali, yun po. Luto na po ang ating crispy shrimp in salted egg butter sauce. So, lagyan lang po natin sa plate. So, bali, yan na po ang ating finished product. Ang ating crispy shrimp in salted egg butter.
maging yummy. So, bali, tapos na po tayo magluto. At tingnan niyo po ang kusina. At parang walang nangyari. So, malinis. So, bali, ganun po ako. Ang gusto ko pagkatapos pagluto, syempre, malinis. Naiiwanan mo ang kusina. So, ayan po. Kain tayo. Bali, tatlo lang po kami ngayon. So may pasok po si Mrs. Makasirang po lang po sila ang pagkain mamaya. Kain po! Come on. Hindi na po ako magsasalita. So, ayan po ang katibayan. Minatira pang apat. So, bali, nandito po tayo sa DMV, Department of Motors and Vehicle. Bali, schedule po ni Makin ang written exam. So, kukuha siya ng exam para pag nakapasa siya, pwede na siyang mag-practice, mag-drive.
yun, medyo patatagal ito ng konti. Pero nandito lang po ako, hinihintay ko na kasi umuwi pa ako. So yun. So bali nandito na nga po tayo sa bahay. At syempre may good news tayo. Bali nakapasa po si Maki sa written exam niya. So ibig sabihin, pwede na po siya makapag-drive at makapag-practice na rin. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggat dito na lang, at nagsasabing magandang araw at magandang buhay po sa inyong lahat. Bye!